Naglabas ng statement ang DMW or ang Department of Migrant Workers tungkol sa kaso ni Jollibee Ranara, na isang dating OFW sa bansang Kuwait na pinatay, sinunog at sinagasaan ng anak ng kanyang employer. At ang nasabing statement ay naglalaman ng mga impormasyon na nagsasabi na ang suspect sa pagpatay kay Jollibee Ranara ay nahatulan ng guilty at nasentensyahan ng 1 taong pagkakakulong dahil sa kasong driver without license at 15 years naman or 15 taon naman sa kasong murder or sa pagpatay. Pinagtibay na appeals court sa Kuwait ang desisyon ng juvenile court na guilty ang akusado sa pagpatay sa OFW na si Jollibee Ranara. Ayon sa Department of Migrant Workers, inadopt ng Kuwaiti Appeals Court anaw ng sentensyang 15 taong pagkakakulong para sa murder at 1 taong pagkakakulong dahil nagmaneho ng walang lisensya ang nooy menor de edad na akusado. Sabi ni Officer in Charge Hans Kakdak, alam na ng pamilya ni Ranara ang desisyon ng Appeals Court. Patuloy rin daw na magbibigay ng suporta ang DMW sa pamilya ni Ranara. January 2023, nang matagpuan sa desyerto sa Kuwait, ang sunog na bangkay ni Ranara na umano'y ginahasa, nabuntis at sinagasaan na akusado na anak ng amo niya. Mabagal man ang pag-usad ng kaso, lalo na't lokal sa Kuwait ang nahahatulan or ang suspect. Pero alam naman natin na ang batas sa Middle East ay talagang mahigpit na pinapatupad kahit pa lokal sa kanila. At sana makamit ng pamilya ni Jollibee Ranara ang tunay na katarungan at hustisya sa pagkamatay niya.